Magandang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin. It's a privilege again to hear the Word of God, sapagkat sa pakikinig po natin ng salita po ng Diyos ay maaari po tayong makasumpong ng kalakasan at patuloy po tayong makasumpong ng paglago sa ating pong pananampalataya. Kaya po, no multitasking po muna tayo. Amen? So, focus lang po kayo listening to the Word of God. Okay? Tayo po ay manalangin. Pagpalain mo ang panahon ng pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Let your spirit convict us, Lord. Transform us, challenge us, and change us, Lord, as a result of our encounter with your word. Anoint your servant and hide him in your back so that you and your word alone will be exalted in our midst. This is our prayer. In Christ's name, amen and amen. The theme of God's message that I'd like to share this morning ay pinamagatan po natin the demands of discipleship. At ang teksto na napili po natin sa umaga mong ito ay masusumpungan po sa Luke chapter 9 beginning verse 57 until verse 62. Okay? Let us read the text this morning. From Luke chapter 9, beginning verse 57 until verse 62. As they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa sa kanya pong mga salita. Alam po ninyo, ito pong mga salita o expression na follow me ay maituturing po nating isang millennial expression. Follow me. Yan, no? Isang millennial expression, lalo na po ng mga millennial, lalo na po ng mga kabataan, no, sa panahong ito. Eh pero kahit tayo naman ng mga grown up and adult, we are also used to say this, follow me. Okay? Isang, again, millennial expression. Halimbawa, mayroon pong artista, sasabihin ng artistang yan, "Follow me in my Instagram." Okay? Halimbawa, tayo po ng mga taga Arwin, taga Redeemer's Workmanship International Ministries, sasabihin po natin sa mga kaibigan at mga kamag-anak po natin, "Follow us in our FB page." Halimbawa ulit, mayroong isang kilalang tao, trending person, a very popular person, sasabihin niya, "Follow me in my Twitter account." Now, let's reconnect "follow me" sa usapin po ng pag-aalagad. Listen carefully. In the context of discipleship journey, sa ating pong paglalakbay bilang alagad ng ating pong Panginoon, yung pong "follow me" is a crucial invitation of the Lord para sa kanyang mga potential followers. It's very essential, it's very important, the "follow me" challenge of Jesus sa kanyang mga nais na sumunod po sa atin. Bigyang liwanag po natin ang "follow me" pace of discipleship. Sa yugtong ito, sa puntong ito, in the "follow me" pace of discipleship, a disciple like you and me is being built up in the faith and in the character. Kaya po, very crucial, very essential, very important ang "follow me" invitation ng Panginoon on the discipleship journey, sapagkat sa mga panahong ito
ang isang inaalagad ay itinatayo na po sa kanyang pananampalataya at sa kanyang kalooban, sa kanyang pag-uugali, sa kanya pong pagkatao. Going back to Luke chapter 9, verse 57 to 62, the Lord has laid down the cost, has laid down the high price of follow me discipleship journey. Yun po ang pinakapuso, yun po ang pinakapunto, binibigyang diin ng Panginoon. Ano ang demands? Ano ang requirements? Ano ang malaking halaga na kailangan po nating maintindihan at maunawaan kapag andurun po tayo sa follow me discipleship journey? Okay, now, let's have our attention dun po sa dialogue ng Panginoon kasama po yung potential follower number one dun po sa mga talatang 57 hanggang 58. Alright. Sabi po nung potential follower number one, susunod ako sa inyo saan man kayo magtungo, Panginoon. Ano ang ating observation dito sa statement ni potential follower number one na handa siyang sumunod sa Panginoon saan man po siya magtungo? Somehow, in the observation of his statement, siya ay nagboluntaryo. He volunteered himself to follow Jesus. He volunteered himself to join the Lord in the discipleship journey. Papansin-pansin ano po na very expressive po siya at very vocal po siya that he wanted to follow the Lord. Ipinapahayag po niya, sinasabi po niya na nais niyang sumunod sa ating pong Panginoon. Now, what was the reply of the Lord for this expressive, vocal, potential follower who volunteered himself to follow him? Ganito po ang pagtugon ng Panginoon sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad naman ang mga ibon ng himpapawid. Ngunit ang anak ng tao, ang Panginoong Jesus, ay walang sariling matitirahan. Let us observe the reply of Jesus for this potential follower number one. Kapansin-pansin na ang Panginoon ay gumamit po ng tinatawag na comparison. He made an illustration to compare. Okay? And the point of his comparison is to emphasize yung kanyang kalalagayan, yung kanyang status. Yung mga asong gubat, may pugad na pupuntahan yan. Ang mga ibon nasa himpapawid na meron silang mga pugad na maaring puntahan. Pero ang anak ng Diyos, walang pugad, walang lungga na matutuluyan. So he made a comparison of himself to push his status. Parang ang ibig sabihin ng Panginoon ay ganito. Gusto mong sumunod sa akin? Tandaan mo, ako ay leader na may kokonti lang akong follower. 12 nga lang ang follower ko. Gusto mo pa rin sumunod sa akin? Remember this, our preference, kung meron po tayong susundang tao sa buhay po natin. Siyempre, our preference, susundan nating mga tao yung trending, very popular, merong million subscriber, right? Susunod ka sa Panginoong Jesus, kukonti lang ang kanyang follower. But our preference, susunod tayo sa isang figure na merong million subscriber. Parang ang ibig sabihin ng Panginoon, would you follow me? Itong aking status, wala akong big funds. Remember, our preference to follow someone, eh syempre yung mapera. Yung mga figure, yung mga tao na ang kanilang status na marami silang pera, sila po yung nakaka-attract ng maraming followers, isn't it? Ganyan po ang konsepto ng mga tao. Parang ibig sabihin ng Panginoon, would you follow me? Ito ang aking status. Wala akong literal kingdom.
Pero tayo mga tao, our preference to follow somebody, yung conqueror, yung champion, yung bang maraming mga kaharian na kanyang tinatayuan. Now, what is the point of the Lord? To push a message that demands of discipleship. Look at the screen and listen carefully. Here is the first demand of discipleship. We follow the Lord for His message. Sumusunod tayo sa Panginoon dun sa taglay po niyang mensahe. Hindi doon sa kanyang status. Because if we're going to look at the status during His incarnation, baka hindi ka talaga makasunod sa kanya. But when we understand the message that He carried, the message that He is bringing on, yun ang pinaka-point of your following Him in His message, not necessarily doon sa kanyang status. Wala nga siyang literal kingdom eh. In His status, wala nga siyang big fans eh. In His status, konti nga lang yung kanyang follower eh. Kumbaga, kung titignan mo yung preference ng mga tao upang sundin nila ang isang tao, hindi pasok ang status ng ating Panginoon. But the point is, here's the demands of discipleship. You do not follow me, Jesus says, on my status, but on the message that I carried. So we have to realize and bear in our mind, we follow the Lord in His message. Now the question is, ano yung mensahe ng Panginoon na kanyang taglay? Look at the screen and listen carefully as I read. This is the message of Jesus, why we follow Him in our discipleship journey, my friend. God became man as a Savior to die on the cross for our salvation. He resurrected and ascended back in heaven, then commanded us to make disciples. Ito po ang payak na pagpapamalas ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya po tayo sumusunod sa Kanya dito sa mensaheng taglay-taglay po niya, na siya ay Diyos na nagkatawang tao upang maging tagapagligtas, mag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Muling nabuhay, bumalik sa kalangitan at inuutusan ka at ako na mag-alagad din naman. And this message drives us, pushes us to follow the Lord. Ito po ang pangalawang dialogue ng Panginoon and with the potential follower number 2 in verses 59 to 60. Okay. Sabi ng Panginoon, He invited potential follower number 2. Di po ba? Sabi niyang ganyan, potential follower number 2, sumunod ka sa akin. So, nakikita po natin yung contrast. Si potential follower number 1, nag-volunteer po siyang sumunod sa Panginoon. But potential follower number 2, could you imagine what's the point of the Lord? He invited him to follow him. And what was the reply of potential follower number 2? Sabi po niya, sumagot po siya, Panginoon, hayaan mo muna ninyo akong umalis upang ilibing ko ang aking ama. So literally, mukhang naghihingalo na at namatay na yung kanyang tatay. Okay? Let's observe yung kanyang reply to the invitation of the Lord to follow him. Somehow, this potential follower number 2 seek permission first that he will be allowed to fulfill his family responsibility to take charge of his father's burial. Literally, then he will accept his invitation. Handa siyang sumunod sa Panginoon, pero teka muna, Lord, payagan mo muna ako, ililibing ko muna yung tatay ko. Hindi ba't katulad din tayo minsan ng potential follower number 2? Yung bang meron muna tayong tatapusing family matter, kapag natapos na natin itong family matter na ito, saka po tayo susunod sa Panginoon. Isn't it? We could relate to potential follower number 2. We ask permission to the Lord, tatapusin ko muna itong arrears ko for my family, ha?
Meron lang po akong task to do for my family. Pag natapos ko na ito, Panginoon, promise, cross my heart, susunod na ako sa inyo. Somehow, listen carefully, we would like to delay our discipleship. We would like to delay our discipleship journey until a certain family matters in our context is be fulfilled, isn't it? Delay ko muna, Panginoon, ha, ang aking pagsunod sa inyo, ha. Tatapusin ko lang itong aking responsibility sa aking pamilya. Pag natapos ko to, Panginoon, susunod na po ako sa inyo. So you delay discipleship to fulfill first your family matters. You ask first permission to the Lord to finish your family matters before you follow the Lord. Now, ano ang reply ng Panginoon sa kanyang reasoning? Ngunit sinabi niya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglibing sa sarili nilang patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. Let us observe, what's the point of the Lord when He replied to the reasoning of this potential follower number two? Listen carefully, my friend. Huwag nating gawing justification ang mga family matter po natin to delay following the Lord. You do not reason out family matter for you to somehow delay your desire to follow the Lord. The wisdom is, sabi ng Panginoon, i-delegate mo na yung family matter na yan so that you will be able to prioritize discipleship. Kasi ang usapin dito ay unahin mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Huwag mong gawing justification yung family matter for you to delay your following of the Lord. It's very urgent. Unahin mo na. Sumunod ka na ngayon. Go and proclaim the kingdom of God, sabi ng Panginoon. Do not delay. Humayo ka na. Ipahayag mo na ang mabuting balita. Let the family matter of yours be taken off of your own family. It's urgent. It's immediate. Now na. Sumugod ka na at ipahayag mo ang mabuting balita. In other words, my friend, here is the demand of discipleship. Secondly, we follow the Lord as urgent and priority to proclaim the gospel. Sumunod na tayo sa Panginoon ngayon na, hindi bukas, walang pag-delay, sapagkat very urgent, kailangang unahin sa panahon po natin ang pagproklama ng mabuting balita. Yesterday po, I had the privilege to speak at Word of Hope Leadership Convergence. Alam po ninyo, ang Word of Hope Church, isang large church ito po sa National Capital Region or in the entire Philippines. Grabe po ang kanilang urgency, ang kanilang priority, ang kanilang passion to proclaim the good news. Kaya po sila, mayroon po silang gospel bus na pumupunta-punta po sa mga lugar, particularly dito po sa Luzon, at meron po silang gospel boat upang i-reach out sa gospel ang mga islands in the Visayas. Okay? So we have to proclaim this gospel, mga magulang at kapatid. Ano yung gospel that we need to share and proclaim today? Repent and believe, for the kingdom of God is at hand. Nakakaranas po tayo ngayon ng pandemya na nagtuturo po sa atin, nagpapaalala po sa atin, mga magulang kapatid, na malapit nang bumalik ang Panginoon. With what is happening today, somehow, para bang preparado na yung mga events to remind us, to warn us, the return of the Lord is at hand. Kaya, wala nang pag-delay. Wala nang pagpabukas-bukas pa. It's now urgent. It's now our priority to follow the Lord and proclaim the gospel sa ating kapamilya, sa ating kapitbahay, sa ating mga kapuso, sa ating mga kaklase, sa ating pong mga katrabaho. It's about time
to carry these demands of discipleship without delay to go and proclaim the gospel as we follow Jesus. Okay. Ang pangatlong bahagi po ay ganito. Now, let's look at the dialogue of Jesus and the potential follower number 3 in verses 61 to 62. Basahin ko po sa inyo yung statement ng potential follower number 3. Ang sabi niya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan mo muna ninyo akong makapagpaalam sa aking mga kasambahay. Let us observe this statement of potential follower number 3. Somehow, there is the desire of this potential follower number 3 to follow the Lord, pero meron siyang kondisyon. Ano po yung kondisyon niya? Panginoon, susunod po ako sa inyo, pero teka po muna ha, uwi lang po ako, magpapaalam ako sa parent ko. Somehow, yung kanyang statement ay pagpapamalas na medyo hesitant po siyang sumunod sa Panginoon. Nagdadalawang isip ang potential follower number 3 na ito kung susunod talaga siya sa Panginoon. He wants to follow the Lord, pero he's quite hesitant, double-minded. Teka muna, Lord, ha? Hingi muna ako ng permiso sa aking mga magulang. I have to say goodbye or bid farewell to my family before I follow you, Lord. Now, let me have your attention. Let me ask you this question. Are you still undecided to follow the Lord? Hindi ka pa ba totohanang nagpapa siya na ikaw ay susunod sa Panginoon? Until today ba, nagdadalawang isip ka ba? Hesitant ka pa rin ba to follow the Lord? And then, Jesus made a reply to potential follower 3. Ang sabi po niya, subalit sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, sino mang humahawak sa araro? Nakakita na po tayo ng nag-aararo, yung plow. Paghawak po yun ng farmer. Kung hawak mo yung araro, sabi ng Panginoon, at lilingon-lingon ka pabalik, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So the Lord made an illustration, kapag ang kamay mo ay nasa araro na, anong dapat na pagtingin mo? Look forward. Go forward. Do not look back. Huwag kang linga ng linga. Tingin ka ng tingin sa likuran mo. Focus ahead, sabi ng Panginoon. He is pushing the idea, when we follow the Lord, He's saying, you have to be very determined. You have to be very decided. Otherwise, kung urong-sulong ka, pabago-bago ka ng isip, you are not fit in discipleship and in ministry. If you are undecided, undetermined, okay ka ngayon, bukas aatras ka na, sa makalawa, uurong ka na naman, tapos maisip mo na namang sumulong, kapag ka po atras, abanti po tayo. Nagdadalawang isip tayo. Hindi tayo todo na sa pagsunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, you are not fit in the service, in discipleship, and in the ministry. Let me ask you this question. Are you resolved to follow the Lord? Are you determined and decided to follow the Lord? If the case would be you are undecided, not determined, alam po ninyo, hindi po tayo pasok. Hindi po tayo qualified sa discipleship. Because discipleship journey requires, here is the demand, follow the Lord and no turning back. Think for a moment. Pag sumunod tayo sa Panginoon, wala pong atrasan. Pag sumunod tayo sa Panginoon, abante po tayo. Pag sumunod po tayo sa Panginoon, focus po tayo. No hesitancy. No double-minded. Focus. Go forward. Straight ahead. Follow the Lord and no turning back. This is the third demands of discipleship. Kaya, our song today, ang awitin po natin sa ating pong mga puso, dapat ay, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. In the end, here is the summary of the demands of discipleship. First, we follow the Lord for His message. Secondly, we follow the Lord as urgent and priority in order to proclaim the gospel. And thirdly, we follow the Lord and no turning back. Shall we pray? Challenge us, Lord, and convict us. Transform us. Make us decide right now, Lord, to really pursue following you in our lives, O God. It's so crucial and important, O God, in our discipleship journey, O God, na sinusunod po namin kayo sa mensaheng taglay. Na ang pagsunod po namin sa inyo is a matter of priority. At kapag sumunod kami sa inyo, Panginoon, wala na pong atrasan. Susulong po kami, Panginoon. Transform us, change us with this message that we have heard. In Christ's name we pray, amen and amen. Thank you so much, Pastor Abner, sa magandang mensahe sa ating